Magandang hapon mga kapatid. Live po tayo ngayon sa ating discipleship class. At bago tayo magpatuloy, nais ko pong ating isama sa panalangin natin ang pamilya ni Brother Derek Calusin, na ang kanyang ama ay kinuha na ng ating Panginoon, pinauwi na siya. At siya ay dumaan sa heart stroke. Siya ay umuwi na sa Panginoon. Kami nakikiramay sa pamilya ni Derek, lalo-lalo na kay Derek, kasamahan natin sa ating kongregasyon bilang isang kapamilya. At may kalungkutan kapag mayroong mga mahal sa buhay ang nauunang umuwi na, nauunang lumipat na sa kabilang buhay. At nais kong sabihin na sa kabilang buhay ay pasimula ng isang bagong buhay. Isang bagong uri ng buhay na dalawa ang lugar na patutunguhan. At alam natin ang lugar na pupuntahan nila ay ang lugar ng kamatayan, ang Hades, o ang lugar ng walang hanggang kagalakan, ang tinatawag sa Biblia ang Abraham's Bosom, or Abraham's Bosom, o Paraiso, o Langit, o Kapiling ni Kristo. Yun yung mga terminolohiya na binabanggit sa Biblia na pupuntahan ng lahat ng mga followers of Christ, mga children of God through Jesus Christ, mga mananampalataya, believers, mga nakaranas ng kapatawaran, tumanggap ng regalo ng buhay na walang hanggan, ay magpapatuloy ang buhay na hindi mararamdaman ang hapdi ng kamatayan, hindi daranas ng pagdurusa ng kamatayan. Subalit yung mga hindi tumatalima, yung hindi mga nabubuhay sa salita ng Panginoon, yung mga hindi followers, believers of the Son of God who died on the cross, ay agad-agad babagsak sa judgment. Hebrews 9:13, "For it is appointed for man to die once, after that the judgment." After the death ay meron ng kalalagyan ng tao. Kaya dito pa lamang kailangan tsakin natin. Narito na lahat ng testing, narito na lahat ng disciplines, narito na lahat ng instructions para matsak ng ating Panginoon na tayo babalik sa Kanya. Hindi tayo babalik doon sa lugar ng espiritu na magdurusa. Kaya nga ating sinisikap na maituro ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at yan ay ang Panginoong Jesus. Okay, so isang pa, our condolences, our sympathies to the family of Derek Calusin, whose father has passed away last night. At kasama mo kami sa pananalangin, kasama mo kami sa iyong kalungkutan na nararanasan. Ito pa naman ang topic natin ngayong hapon. Why are there sufferings in the world? Bakit nagdurusa ang buong daigdig? Bakit nandyan ang luha, sakit, kamatayan, mga pangamba, pagkatakot na nararanasan ng buong daigdig sa ngayon? Okay? At ito ang dahilan na kaya tayo ay nagdaraos ng discipleship class, para matutunan natin ang mga dahilan, mga kasagutan sa napakaraming tanong na nangyayari sa buong daigdig. Amen. Paano natin mauunawaan why is there suffering in the world? Why are men dying? Why are men in sorrows, in pain? At ang sanlibutan ay tumutulong sa pag-i-introduce ang iba't ibang paraan para maibsan pansamantala ang solusyon sa pain and suffering na naranasan ng tao sa balat ng lupa.
At marami ang natutunan, ang mag-mall, mag-shopping, nag-tawag dito, mag-relax, to forget everything. Pero hindi yun, kasiguruhan na mawawala ang pain suffering. Pansamantala siguro, habang nag-i-enjoy tayo sa ating mga parties, sa ating mga pagbabakasyon, pansamantala, relax lang, sabi niya. Para maalis ang tension, go and travel, sabi nila. Go and shop, buy something, go out with friends and families. Amen. Drink, be merry, for tomorrow we all die. So ito yung inaalok ng salibutan, na itinuturo ng salibutan, at marami ang ganito ang pamumuhay, at ito ay isang napakalaking kasinungalingan kung ikukumpara natin sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. So ang Panginoong Hesukristo ay bumaba sa lupa at naranasan niya lahat ng sufferings, lahat ng sorrows and pain na sinabi niya, ako man ay dumaan at napagtagumpayan ko. Kaya sumunod kayo sa akin, come, follow me. At 642 times na kanyang sinabi sa Biblia ng come, come unto me, come and learn of me, come, follow me, come to me. All of you who are tired, heavily laden, I'll give you rest. Ang dami niyang inaalok sapagkat alam niya kung paano i-handle ito. Alam niya kung paano natin mauunawaan ito at kung bakit ito dumarating sa mundo. Kailangan natin mapag-aralan ito sapagkat kapag hindi mo naunawaan ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa pagharap sa buhay, ay para kay lumalakad sa mundong bulag. Pabagsak-bagsak ka sa mga hukay at hindi mo maintindihan kung bakit. At yung pabagsak mo paulit-ulit na lamang at doon pa rin sa butas na kinuhulugan mo ng ilang beses, ay doon ko pa rin laging bumabagsak. At ito ay isang malaking question sa buhay ng tao. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. People perish because of lack of knowledge. At ito ang dahilan kaya ang programang ito ay naglalayo na magturo. At yung mga nakikinig na matututo naman ay inaasahan ng programa natin ito ng ating Christian Discipleship in the Air, Study in the Word, kung yung mamarapatin, o ito yung ating Monday Discipleship, Being an Apprentice, Being a Learner, upang tayo man pagdating ng araw ay makapagbahagi, makatulong tayo ng pag-asang natutunan natin. Yung direksyon na natutunan natin upang matagumpay na harapin natin ang buhay na punong-puno ng kalungkutan at hapdi. Kaya ngayong hapon, pag-aaralan natin, facing the difficulties, the sorrows, and the sufferings of this life. Kaya ngayong hapon, tayo ay manalangin muna at atin muna hingin ang paggabay sa atin ng Holy Spirit who will teach us all truth, and He will comfort us with the truth, and He will glorify God with us. Tutulungan niya tayo, kaya tayo ay manalangin. Dakilan Diyos, salamat po sa hapong ito na minsan pa may madadagdag sa aming karunungan para lalong tumibay ang aming paglalakad sa ibabaw ng lupa, pagtayo namin sa buhay na ito upang mapagtagumpayan namin na lampasan ang lahat ng mga kahirapan, lahat ng kalungkutan, hapdi, pagsusubok na darating at dumarating at laging nasa harapan namin sa aming pagtungo sa iyong kaharian upang kami ay makalipat diyan ang buong tagumpay sa iyong piling, Panginoon. Salamat po sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya minsan pa, welcome to our Monday Discipleship class. Ito po ay ang pagtuturo ng mga instruksyon ng ating Panginoon, pagliliwanag sa atin ng mga katotohanan, at sasagutin ang mga tanong natin kung bakit nangyayari ang mga pangyayari ang ating nararanasan sa ibabaw
ng lupa. Okay? May mga aklat na mabibili ka sa iba't ibang bookstore, at may na-encounter ako ng aklat na tumutukoy tungkol sa pagharap natin sa sufferings na dinadanas ng lahat ng tao. We are on the same boat. At kung ano dinadanas ang buong daigdig, dadanasin ng lahat habang tayo ay nasa daigdig. Doon sa hindi nakakaalam, patuloy na bumabagsak, nahihirapan, nasasaktan. At ang resulta ng hindi pagkaunawa nito ay physical consequences. Pagkasakit, karamdaman ng katawan, cancer, at pagkawasak ng physical bodies. So, andun na lahat ang nangyayari kapag hindi natin naunawaan at tayo nakagawa ng tamang hakbang, sapagkat kapag hindi mo alam, mas malamang na mali ang iyong mga hakbangin at lalo tayo napapahamak. Yung mga hindi nakakaunawa ay gumugulo ang isipan. May mga nasisira ang ulo, merong umiiyak na lang, bumabalik sa pagkasanggol, tumitiklop na lamang sa problema, sa paghihirap, sapagkat hindi nila naunawaan. Marami ang lalo naghihirap sa kanilang pagbili ng pagkain at provision sa buhay sapagkat litong-lito sila at hindi sila makagawa ng tama dahil sa mga hirap na nangyayari sa buong daigdig na ito ay natural flow of life sa ibabaw ng lupa. At meron pang hindi natural flow kundi inflicted sufferings and sorrows na dala naman ng Diablo at ng kanyang mga demonyo na ini-inflict sa tao. John chapter 10, sabi niya, sabi ng Panginoon Jesucristo mismo, turo niya ito, kaya napakaganda ng Biblia, si Jesus na ating Panginoon, si Jesus na Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang mismong nagtuturo personally, hands-on siya, huwag kayo maniwala na meron siyang kapalit sa lupa, wala siyang kapalit sa lupa, siya mismo nagtuturo sa tulong ng Holy Spirit at sa tulong ng buhay na salita ng Diyos ng Biblia. Kaya tatlo ang tagapagturo natin, hindi natin kailangan ang mga tao na kapalit niya o representative niya. Kailangan natin yung mga tao na naturuan din ng Panginoon, ng Holy Spirit, ng salita ng Diyos sa magturo sa iba. 2 Timothy chapter 2 verse 2, kaya hindi tayo ililigaw ng Biblia sapagkat sinasabi sa atin na humanap ka ng tao na magtuturo ng salita ng Diyos na makapagtuturo din sa ibang tapat na makapagtuturo din sa iba. That is the process. Hindi tayo kinakailangan na dayain ng mga reliyon na ito ang inyong pakinggan sapagkat ito'y Diyos. Ito mismo ay ginawan Diyos dahil hindi ito nagkakamali, hindi ito nagkakasala. Ito ay malaking pandaraya. Walang taong infallible, wala. Lahat ng tao, makasalanan. That's the truth. Kasinungalingan na may taong hindi nagkakasala. Si Jesus nga, pinagkakamala na nagkakasala pa. Si Jesus nga na anak ng Diyos, na matay sa krus, ay pinagbibintangan na sinungaling. Masama, kasama ng mga magiinom at mga magnanakaw at saka mga mandarambong. At ang kanyang barkada ay yung mga publikano at makakasalanan. Eh, ito pa kayang tao ito na walang nagsasabi kung sino itong taong ito. Walang nag-introduce, nakagisna na lang natin at sila-sila nagsasabihan na ito paniwalaan mo. Samantalang si Jesus mismo ay bumaba sa lupa, nagturo siya personally at nag-iwan siya ng mga warnings na huwag niyong babaguhin ang turong ito. For all eternity, ito. Hindi ito mababago, lilipas ang langit at lupa. Hindi mababago ang turo na yan. At kung merong magbago ng aking itinuro, na nakasulat, dadagdagan ko ang parusa. O kung babawasan ko ang karapatan sa buhay na walang hanggan. Kaya, kung may pumunta sa inyo, nakasamahan namin, o ako mismo pumunta sa inyo, minsan isang araw magpakita sa iyo, at sasabihin ko na iba na, baguhin niyo ng turo, ito na, tinuturo ng Diyos, ito na ngayon.
at hindi na si Jesus ang tagapamagitan. Huwag ka nang lalapit kay Jesus. Iba na ang pupuntahan mo para makapunta ka sa Ama. Iba na yung kakausapin mo. Iba na yung pagtitiwalaan mo para tulungan ka sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng mga kapighatian. So ito ang nangyayari sa ating panahon na maraming tao ang walang panahon nagsiyasat. Abalang-abala sila sa pamumuhay, pagsusumakit sa buhay na ito, at satisfied na sila sa kanilang pinaniwalaan na walang basehan ng katotohanan ng turo ng Panginoong Hesukristo, ng Holy Spirit, at ng buhay na salita ng Diyos. Hindi tayo basta-basta nag-aaral ng salita ng Diyos o nagbabasa ng salita ng Diyos at gagawa tayo ng sarili nating haka-haka, kundi ating ipinagkakatiwala sa pamagitan ng pananalangin na tayo gabayan ng Holy Spirit at samahan mismo tayo ng Panginoong Hesukristo habang nag-aaral tayo, hindi tayo bibiguin. Nang ako'y nag-aaral ng salita ng Diyos, ako ay nagbasa sa aking sarili ng mahabang panahon at ako'y nagbabasa, hindi ko naintindihan yung ilan, pero yung may naintindihan ko, yun ang aking kinukuha, pinamumuhay ko unti-unti. Hanggang sa unti-unting maunawaan ko, hanggang sa lumawak na lumawak ang pag-unawa ko, hanggang sa ako ay maghanap ng mga taong kung ano yung paniniwala ko sa kaligtasan, pagkakilala ko sa Panginoon Jesucristo, pagkaunawa ko ng pamumuhay ng malinis at banal, holy living, clean, righteous living, ay aking hinahanap ito sa mga taong mapapatunayan ko na totoo at hindi peke, totoo at hindi hypocrites, totoo hindi pa imbabaw, totoo na sila ay tunay na binago ng Panginoon at ang Holy Spirit ang naglalakip sa akin at sa taong nagtuturo na ito ay totoong naturuan ng Panginoong Jesucristo, ng Holy Spirit, at ng salita ng Diyos. Okay. So, yung mga tao na hindi nakakaunawa nito, ito yung mga tao na bagbag ngayon. Ito yung mga taong hindi nila alam ang gagawin dahil hindi na nila alam ang gagawin. Tinatanggap na nilang ito, nilalamang ito, at kung sila may panahon, sila ay nagugulumihanan, natatakot. Ang kanilang solusyon, ang ilan ay alak, ang ilan ay sugal, ang ilan ay pamamasyal, pagmumol, ang ilan ay pag-family gathering, at sa gabi, hoping na makakatulog sila ng payapa. Tatrabaho, gagawin ang kanilang normal sa buhay sa Linggo, sa Sabado, ganoon naman ang gagawin, paulit-ulit, at hiwalay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sapagkat hindi nila alam. Well, ngayong hapon, pag-aaralan natin ang ikalawang bahagi ng mga tao na nauunawaan ang kahulugan nito. At ngayong hapon, tutulungan namin kayo at gagabayan namin tayo, kayo kung paano harapin ang mga katakutan sa buong salibutan. Tingnan mo na lamang ang South China Sea. Doon na ngayon, nagko-congregate, biblical na biblical ito. Sa huling panahon na yon, tingnan mo kung saan magpupuntahan ang mga uwak sapagkat doon sila magsasama-sama sa huling panahon at pagtitipon upang ang palatandaan ng digmaan, ang huling digmaan na magaganap sa sanlibutan ay magaganap. Kaunti na lamang pasensya ang pumutok. Magliliparan na ang doomsday bombs ng nuclear weapons na magwa-wipe out sa tao, sa buong daigdig as we know it. At darating na ngayon ang wakas ng panahon. Kapag hindi mo alam ang katotohanan, sasabog ang utak mo sa pagkatakot at ang puso mo bibiguin ka niyan. Subalit kung alam mo, wala ka sa kadiliman, nasa diwanag ka, at ikaw ay iaangat sa lip na ilubog ng mga mangyayaring ito. Ito ngayon ang ating pag-aaralan kapag naunawaan mo ito. Napakasarap na
harapin ang buhay na hindi ka natatakot. Ikumpara mo isang tao na haharap sa firing squad. Yung isa nakatayo lang siya, kalmado lang siya. Tiyatanggap niya ang mangyayari. Yung isa hindi pa siya binabaril, patay na. Bigo na ang kanyang puso, bagsak na siya at naglulupasay na. Takot na takot, nangangulugang hindi niya alam ang katotohanan. Hindi siya ligtas. Meron nga dahilan ang dapat niyang katakutan. Ang taong takot mamatay. Ang takot sa nangyayari, tanda na hindi pa siya ligtas. Ang kanyang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay sapagkat hindi niya alam ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ngayon, bakit nga ba may paghihirap? Okay? Basahin natin ang Philippians chapter 1 verse 27 to 29. Ito ang plano ng Diyos sa mga tao na ligtas na at hinaharap ang buhay. Ang sabi ng aklat ng Pilipos, chapter 1, verse 27 to 29, ito ang bilin ng Holy Spirit kay Apostol Pablo at ito ang sinasabi, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. That's a key. Manatili kang malinis, manatili kang level-headed, manatili kang matuwid ang iyong pag-iisip para tama at karapat-dapat ang mamumuhay mo kay Kristo upang maging ako'y dumating at kayo makita ay wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa iisang espiritu, na kayo'y nagkakaisa sa kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya saan? Sa Ebanghelyo. So yun ang key. Nasa gospel tayo na salvation. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway. So ina-assure tayo. Ang kaaway natin, yung mga nangyayari sa ating kapanahunan, yung kinatatakutan, yung mga kalungkutan na dumadating, kamatayan, ng mahal sa buhay, mga karamdaman, huwag kayong matakot, sabi niya. Ngayon, sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. So kapag mga tao, at lalo niya sabi ko na gimbal na gimbal sa nangyayari, takot na takot at hindi alam anong mangyayari. Bakit nangyayari? Anong nangyayari? Anong mangyayari sa amin? Paano na kami? Ito'y tanda ng kapahamakan. Dato pa tanda ng inyong pagkaligtas. Sapagkat alam mo, at ito'y mula sa Diyos. Ganda, no? Kaya kung alam mo ito, alam mo paano harapin ito. At lalalim pa ang pag-aaral natin. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So tinuturoan tayo na hindi lamang sumampalataya, manalig, magtiwala. Na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa mga panahon ng kagipitan, kahirapan, at sakit, hapdi na darating sa babaw ng daigdig. Sa lahat ng tao, ay matututo rin tayong makapagtiis. At tinitiis natin ito dahil alang-alang sa pag-ibig ni Kristo. Okay? Sa Philippians chapter 3 verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. So pinag-uusapan dito ni Apostle Pablo, paano mo harapin ang kahirapan? Paano maharap ang kamatayan? Amen. Paano mo ito? Dahil ito ang mga dahilan, kaya titiisin mo ito, kaya haharapin mo ito upang makilala mo siya. Upang makilala ko si Kristo ng lubusan. Through sufferings. At pagkatapos ng malampasan ito, ay matutulad na tayo sa Panginoon na lalampasan na natin. Patay na tayo sa mga pagsusubok. Meaning, hindi na tayo maapektuhan yun. Na isang patay, kahit anong gawin mo sa isang patay, hindi niya nararamdaman yon. Okay? Sapagkat naranasan niya kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Tanda mo ba na sinabi ng Panginoon na kailangan mamatay ka kasama ng iyong kasalanan sa krus sa kasama ni Kristo? Pag namatay ka, mabubuhay ka noon. Pag binigay mo ang buhay mo sa akin, magkakaroon ka noon. Ito yung power ng resurrection. If you submit your mind, your soul, your spirit to the trust and faith
in Jesus Christ, amen, meron kang resurrected life, isang regenerated life, a born-again experience. Sika nga. And then, you will know the meaning at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan. So, marunong ka na makipag-fellowship sa kahirapan niya. Alam mo yung kahirapan na dumadating sa lahat ng tao ay wala pang katumba sa kahirapan tinanggap ng ating Panginoon. Wala pa. Wala pang gaya ng dinanas niya sa kamay ng mga tao masasama bago siya ipako sa krus. Hanggang may ipako siya sa krus, katakot-takot na pahirap ang ginawa sa kanyang buhay. Nang ibig sabihin, kung ito ay naranasan niya, nakikipag-fellowship ka kapag dumadaan ka sa mga kahirapan. Kaya kagalakan mo, katuwaan mo. Then makikilala mo. At habang nandudun, kakatulad ni Meshach at Sadrach Abednego, hindi niya naramdaman ang abdi ng apoy, nang ihagi sila sa apoy ni Haring Nebuchadnezzar. Nag-enjoy siya sila sa gitna ng apoy. Ni buhok nila, ni damit nila, ay hindi man lang nag-amoy sunog. Ang sabi ng Biblia. At sinumahan sila ng Panginoong Jesucristo, the fellowship of suffering in the midst of the fiery furnace of King Nebuchadnezzar. Amen. So, nagliliwanag na lahat ng mga teachings natin at nagkakalakip-lakip upang tumibay tayo. So ngayon, tumitibay na tayo, di ba? Alam na natin ng konti. So, bakit saan galing ba itong suffering? Ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, kaya nga hindi kami naghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ay pahina sapagkat ang labas, itong katawang ito ay talagang sumasagupa tayo sa elemento para bang may panahon ng bagyo, panahon ng tag-init, init naman, ano? May panahon ng taglamig, nangangaligig naman tayo, may panahon ng tag-salat o kakulangan, natatakot tayo. So, balit habang tayo pumapasok at naranasan natin yun, hindi tayo nagsisipang himagot o hindi tayo nagsasawa na harapin ito tuwing dadating ang anumang trials, gawin na nating trials ito para hindi na ako paulit-ulit dun sa mga kahirapan, kalungkutan, sa pagdating ng trials na ito, ay nababago ang pagkataong loob araw-araw. That's the purpose. No? Sapagkat ang aming magaang kapigatian, so ang kapigatian ituturing na ng isang nakakaunawa, mananampalataya ng Panginoon na isang magaang kapigatian lang. Yung nangyari kay Jesus, magaan lang yon, magaan lang. Yung mga katulad ng dinaranas ngayon, na iniwan siya ng isang ama, si Brother Derek. Kapag naunawaan mo na nangyayari ito, natural itong nangyayari, dadaan ito sa lahat ng tao, magaang kapigatian ito. Sapagkat bukas ang isipan mo, bukas at buhay na buhay ang isipan mo kapag ikaw ay nasa Panginoon, na ito'y isang sandali lamang, napakaikli lamang nito sa buhay ng tao. At ito'y gumagawa ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatian na walang hanggan. Ito ay nag-produce ng lalong-lalong pabigat ng kaluwalhatian. Tumataas ang value, tumataas, dumadami ang kaluwalhatian walang hanggan habang nilalampasan natin ang bawat pagsusubok na dumadaan sa ating buhay. Kaya nga, sabi niya, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So yung mga trial and testing na nakikita mo, natatapos yan. So yung mga kahirapan, lungkot, ano yun, wala kang pera, minsan darating walang pagkain. Amen. Yan ba yung walang katapusan? Hindi. Pansamantala, sabi ni Apostol Pablo, ilang saglit lang, at huwag mong tingnan yan. Nakikita mo yan, huwag mong tingnan, at huwag kang magsitingin sa mga bagay na yan, sapagkat ang mga bagay na yan, na nakikita mo, may katapusan. Ngunit, tumingin ka doon sa spiritual. Datapot ang mga bagay na hindi
nakikita ay walang hanggan. Una-una na dyan ay ang ating Diyos at ang pagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Siyang una mong tingnan, pang walang hanggan yon. Ibig sabihin, nasa kanya ang solusyon, nasa kanya ang pagtatapos na lahat ng mga bagay na dumadadaan sa ibabaw ng lupa. Sa iba, meaningless ang buhay. Bakit puno-puro hapdi? Ang tingin nila sa buhay, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng trouble, ng pain and tears. Amen. Yung mga tao lalo nakakahiwalay, nakakaranas ang pagkawasak ng tahanan, ng pamilya, paghihiwalay, ng mag-asawa, pagkakagalit-galit mismo ng magkakapatid. Ang pinag-aawayan yung mga bagay na nakikita. Mga bagay na kumikinang at ito ay mga bagay na sanlibutan na pandaraya. Subalit to the true Christian, may plano ang Diyos sa nangyayari sa atin. Huwag mong ipagkamali, ang nangyayari sa iba, nangyayari sa lahat. Pero sa atin, na sumasampalataya, plano ng Diyos ito, part ito of a plan. So, paano dumadating ito? Biblia din, ang Panginoon din ang sasabi kung paano ito dumadating. Sabi niya, minsan, dumadating ito dahil sa pagkakamali. Maling hakbang, maling pasya, maling gawain, maling lugar na pinuntahan, maling mga grupo ng tao sinamahan, maling tao na nilapitan, o sarili niya mismo may ginawa siya na hindi tama at na-violate niya ang kanyang konsyensya, na-violate niya ang goodness ng buhay, na-violate niya ang kagandahang loob, ang tamang moral sa buhay, tawag niya na kasalanan, ito ang dahilan, kaya nagdurusa. Nagdurusa ang tao. Kapag ang isang tao ay nakakumit ang pagpaslang, patatawarin siya ng Diyos pag lumapit siya sa Diyos. Pero, hindi niya matatakasan ang bilangguan o ang silya elektrika kung merong mang death penalty. Kapag umuha isang tao ng mali, may katumbas itong kaparusahan. Bagamat pwedeng patawarin ito ng Diyos, kung lalapit yung tao at nakaunawaan niyang mali ang ginawa niya, humingi siya ng tawad sa taong pinagkagawa niya, patatawarin siya. Lalong nano ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos, pero dadaan ka sa kabayaran ng ginawa mo. Babayaran mo, may consequences yan. So ito ang dahilan kaya nagdurusa ang tao sa mali niyang pagpapasya. Huwag kayong padadaya, ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datupat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kung ang ating pipiliting ipamuhay ang paraan ng tao at sistema ng tao, at ang ating iniyasik ay para sa kaginawahan na pansarili ng laman, pagbibigay mo ang pita ng laman, pita ng mata at kapalaloo ng buhay, ang sabi ng Biblia, aani yan ang kasiraan, ang ibubunga niya sa dulo, pagkawasak ng buhay mo. Kaya nga, magtanim ka at maghasik ka sa Espiritu. O sa kabanalan ng Diyos, maghasik ka sa paghahanap ng katotohanan at pamumuhay, pananampalataya, aani ka ng buhay na walang hanggan at kasaganaan noon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ako'y pumarito para magbigay ng buhay. Kung sasampalataya ka sa akin, bibigay ko sa iyo ang buhay at ng kasaganaan noon. Ang sino man sa inyo mag-iwan ng bahay, ng hanap buhay, kayamanan, magulang, kapatid, ay aani sa akin, ibabalik ko sa kanya ng tig-100 beses sa buhay na ito, dito pa lamang gagantihan na kita ng iyong isinakripisyo, tiniis, at pagkatapos ito, kung matitiis mo ito hanggang wakas, doon sa buhay na walang hanggan, tuloy-tuloy ang supply ng kasaganaan ng buhay mo. Okay? Hindi lamang kasalanan mismo ng tao na gumawa ng pagkakamali, ang pagdudusama pag nagkamali ka. Hindi lamang yung may mga taong gagawa, maapektuhan ka. Ito ang mundo eh. Di ba? Katulad yan, may hirap tayo.
ay ninakaw ang pera ng PhilHealth. Magsasara ngayon ng PhilHealth. Pag tayo na ospital, wala tayong pambayad. Hindi na tayo pupunta ng ospital, titisi na lamang natin hanggang sa tayo ay pumanaw. Nakakalungkot. Hindi natin kasalanan. Kasalanan ng iba. Ito ang takbo ng sanlibutan. Kasalanan ng iba, lahat nagdurusa. Kasalanan ng Pangulo, lahat nagdurusa. Kasalanan ng kaibigan mo, kasama ka, kasalanan ng magulang, minsan naapektuhan ang kinabukasan ng pamilya, kaya nagdurusa. So ito ang dahilan kaya pumapasok ang luha, hapdi ng buhay. Kailangan maunawaan mo. At kapag naunawaan mo yan, i-apply mo yung katotohanan na magaan lang yan, panandalian lamang yan, magtiwala ka sa Panginoon, may solusyon. Okay? Pag minsan, yung ating pagbigay sa tukso, yung ating hindi na tayo nakakatiis, no? Hindi natin matiis yung bigat ng hila, ng damdamin, bumibigay tayo, ingatan natin. Kaya nga may bilin si Apostol Pablo, sabi niya, nakasulat ito, nakasulat, meaning ito ay instruction ng Diyos through the Holy Spirit para maging gabay natin. 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 14, kaya nga ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat, mag-ingat ka lagi na baka mabuwal ka, bumigay ka sa tukso, mag-ingat ka. Kaya, subalit hindi dumating sa inyo, verse 13, ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. So, wala kang dahilan na bigat ang anumang tukso. Hindi, kaya mo. Mas malakas ka sa akala mo. Kaya lamang gusto mong bumigay. Yun ang problema mo. Problema ng tao, nangangatwiran siya, hindi ko na kinaya, marupok lang ako. Hindi, hindi totoo yun. May tibay kang sarili at kasama mo pa ang Panginoon na siyang haharap sa tukso. Kaya nga, hindi dumadating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ang tao. Dato pa tapat ang Diyos na hindi niya itinutulot na kayo tuksuin ng higit sa inyong kaya. Kaya sinungaling ka, ako kapag sinabi ko na hindi ko na nakayanan, napakalakas ng tukso po. At talaga pong ako po'y marupok lamang, isang tao lamang. Kaya yung awitin na yun, burahin mo na yun. Ako'y tao lamang. Hindi totoo yun. Yun ay pandaraya ng Diablo na nilagay sa isipan ng tao. Ang tawag doon ay sabi-sabi. Yun ay pasapasa ng mga ninuno sa mga ninuno hanggang makuha natin. Akala natin totoo. Yan ang paraan ng Diablo eh. Kaya kailangan nasasusulat tayo, laging kumonsulta. Hindi tayo matutulot na tuksoy ng higit sa iyong kaya, kundi kalakip din ng tukso. Sapagkat ang tuksong ginamit dito ay trial sa kalapit din na ng pagsusubok upang masubok mo ikay matatag o hindi. Masubok mo ang lakas mo na meron ka nga pala lakas, kaya mo nga pala ito, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito ay iyong matiis. Maglalagay ang Diyos ng paraan nung mailagan mo, bibigyan ka ng wisdom. Kung hindi ka matitigatig at hindi ka lalayo sa pananampalataya sa Kanya, hindi mo paiiralin ang takot, ang pangamba, ang kahinaan kumpara sa pagtanggap mo na kaya mo ito dahil si Jesus ang tumutulong sa iyo, yung pananampalataya mo ang gagamitin mo, malalampasan mo ito, bibigyan ka ng paraan ng pag-ilag, bibigyan ka ng wisdom upang iyong matiis. Okay? So, kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit konektado ito? Sapagkat kapag pinili mo na bumigay sa mga tumutukso at humihila sa iyo, umaakit sa iyo gaya ng salapi, pagkakataon, kahit mali ang gagawin, basta makuha mo yung posisyon, sa pandaraya, basta makuha mo yung pera, akala mo itong para ng pagginawa, ito'y nagiging Diyos sa tao. Kaya sabi mo, hindi ka totoo Diyos. Hindi totoo na bibigyan mo ako ng paraan ng umilag. Hindi totoo na kaya ko, na matitiis ko. Hindi totoo. So sinasabi ng tao na bumigay sa tukso, mahina ang Diyos ko. Hindi kaya ng aking Diyos. So, kaya minamahal, umilag kayo sa kanyang pamumuhay. Okay.
Ginagamit din ng Diyos ito para tayo ay maging matatag. So bakit dumadating ang suffering? Amen. Ito nga, una, dahilan sa hila ng kasalanan. At sa Biblia, marami ang lumapit sa Panginoon na humihingi ng kagalingan, Panginoon. Alam mo, sinabi niya, hindi niya sinabing, tumayo ka, magaling ka na. Sa John chapter 5, verse 14, gumaling ang isang lalaki na ito'y lumpo. At ang gusto niya ay siya gumaling at nasa Bethesda siya, sa lawa ng Bethesda. Tongue twisting yung word. Ay merong anghel na kumakalawkaw nung lawa. At kapag may kumalawkaw, yung maunang makapunta sa tubig, siyang gumagaling. Ang lalaking ito ay hindi makapunta dahil wala siyang katulong. Pinagaling siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Opo, sabi niya, sige. In short, sige. At sabi ng Panginoon, para gumaling yung lalaki, hindi niya sinabing gumaling ka. Sabi niya, pinatawad na sa iyo ang kasalanan. Buhatin mo yung higaan, humayo ka na. Gumaling yung lalaki. Kaya kasalanan minsan ang sanhi ng karamdaman. Minsan, pero hindi lahat. Okay? May pagkakataon kasi na mayroong isang may karamdaman, nagtalo yung mga alagad at sesos at tanong, Panginoon, bakit may sakit ang taong ito? Dahil ba siya may kasalanan? Ang sagot ba ng Panginoon sa pagkakataon ito, iba naman. Hindi dahil ang taong ito ay may kasalanan dahil may sakit siya, kundi upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag sa inyong harapan. At pinagaling niya yung lalaki at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag. Okay. So, ito ang iba't ibang dahilan kung bakit dumadating ang karamdaman. Ang pagsusubok, ang kahirapan. Okay? Pag minsan, ang kahirapan ay dumadating, katulad ng sinabi ko nga, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ito na ngayon, John chapter 9, verse 20, verse 2 to 3. Basahin ko na para masabi mo na yung sinabi ko, hindi aking kwento. Nakasulat. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Sino ang nagkasala? Sumagot si Jesus, hindi. Dahil sa tao ito yung nagkasala. Ni ang kanyang mga magulang man. Kundi upang mahayag sa kanya ang gawa ng Diyos. So para mamanifest ang gawa ng Diyos, pag minsan ang tao ay may problema, kabigatan, at gusto lamang ng Diyos ipakita sa taong ito ang kanyang kaluwalhatian, kung lalapit siya sa Diyos, mahahayag sa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At ito din ang hatol ng mga tao ng dahilan ng problema ng tao, karamdaman, pagdurusa, hapdi ng buhay, ay kasalanan. Sa Acts chapter 28, verse 1-3, pagkatapos na ma-shipwreck ang sinasakyan ni Apostle Pablo papuntang Roma, at napadpad sila, at nawasak ang buong daong, yung barkong sinasakyan nila, kumbaga, nawasak lahat, pera-peraso, pero yung mga tao, walang namatay, mahigit na 200 yun, na napunta sa isla ng Malta. At tinulungan sila ng mga taga-Malta, mababait yung mga taga-Malta, at sila'y binigyan ng lugar para magpainit, malamig eh. At si Apostle Pablo, kumukuha ng mga panggatong, habang kumukuha siya, ay merong isang ulupong na kumagat sa kanya, na sinakmal, anong tawag dito? Tinuklaw ang kanyang kamay at hindi bumitaw. Kaya kitang-kita na lahat ng taga-Malta na nakalawit yung ahas, yung ulupong sa kamay ni Apostol Pablo, at pinagpag lamang niya sa apoy. Ano yung sabi ng mga taga-Malta sa chapter 28, verse 1 to 3? Verse 1, pababa. Ang sabi ng mga taga-Malta, nagbulong-bulungan ako. Check natin na masamang tao yung taong yun. Nakaligtas siya sa bagyo, sa pagkawasak, sa pagkalunod sa dagat, pero ngayon, hindi siya makaliligtas sa hatol
ng kagat nung ulupong sapagkat wala pang sino mang nakakaligtas sa kagat ng ulupong. Viper sa Ingles ang ulupong at ito ay isa sa pinakamakamandag na ahas sa balat ng lupa at minuto lang patay ka na. Kaya pinaligiran nila si Apostol Pablo at kanila pinagmamasdan. Si Apostol Pablo naman tuloy-tuloy lang paglalagay ng paggatong matapos pagpagin at hindi niya ininda yung sakit. Sapagat si Apostol Pablo ay punong-puno ng Espiritu Santo at ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos at nakita nila na walang nangyari kay Apostol Pablo sa mahabang panahon. Kaya ang sabi nila, mabuting tao ito. Hindi ito masama. So, ina-identify ang kasalanan sa parusa, kasalanan sa sani ng suliranin. No? Kaya yung kasalanan ni Apostol Pablo ay kanilang napagpasyahan na makasalanan dahil yung problema niya, dumating sa kanya yung problema. Dagok ng problema, dagok ng buhay ang dumating kay Apostol Pablo. Ay kung ikaw makagat noon, di ba, wala na, mamamatay ka na sa nervyos, at tatakot ka na, alam mo, mamamatay ka na. Si Apostol Pablo, hindi. Diba? So, pagminsan, ang problema ay doon sa pamumuhay sa kasalanan. Okay? Minsan dumadating ito para mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. John chapter 11 verse 4, ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya ang sakit na ito hindi sa ikamamatay kundi sa ikalaluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyon. Ito yung kamatayan ni Lazaro. Tinatanong nila na mabalitaan nila may sakit si Lazaro, ang sabi ng mga alagad, bakit ka pumunta doon? Ang sabi ng Panginoon, hindi naman ikamamatay ni Lazaro yun, huwag kayong mag-alala. Yun ay nangyari para maluwalhati ang Diyos. Mahayag ang kaluwalhatian. Makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay totoo, maliwanag at siya ay totoo. Ano nga ito sila pumunta doon? Hindi lang may sakit si Lazaro, namatay na. Subalit na pinakita ng Panginoong Hesukristo ang kaluwalhatian ng Diyos na kaya may problema yung pamilya, namatay yan, nahihirapan, nagdadalang mati. Ay upang lalo na kapag nakita nila ang pagkilos ng Diyos, ay lalo ng mas malaki ang kaligayahan kaysa naranasan nilang kahirapan. Ito ang nagiging resulta kapag tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, sa Panginoong Jesucristo. Okay? Sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 3, dumadating ang kahirapan mismo ang tinataguri ang pagpalo ng buhay. Pinapalo ako eh dahil kasi matagal ako nakalimot sa Diyos, kaya siguro ako nalulugi, kaya siguro naghiwalay kaming mag-asawa, kaya siguro iniwanan ako ng mga anak ko, kaya siguro ito na ako, walang tumanggap sa akin trabaho, ito siguro kaya ako walang negosyong umuunlad dahil ako'y pinapalo ng Diyos. Totoo yun. Hebrews chapter 12, verse 5 to 13. Ang sabi ng Hebrews chapter 12, pinapalo ko ang sarili ko na para matuto siya, para tumatag siya. Binubugbog ko ang sarili kong anak, sapagkat sinong ama ang papalo ng ibang anak? Para disiplinahin, para i-child training, para matandaan ng bata na mali yung ginawa niya, kaya meron siyang pagpalong tinanggap. So ito ang paraan ng Diyos sa kinakailangan na isang tao na sa maling landas, sa maling pamumuhay, ay medyo makaranas ng pagpalo ng Diyos. Malulugi. Magugulo ang buhay. Matatakot. Para maalaala niya na meron Diyos. At pag nagbalik loob siya sa Diyos at napasako bilang anak, ibabalik ng Diyos ay yung mga nawala sa kanya at iaayos ng Diyos muli ang buhay niya. Napakaganda, di ba? Kaya kapag naunawaan mo ito, magaan ang mga pains and suffering na nagaganap sa buong mundo. Okay. Ngayon, bakit ito dumadating? Gaya nga ng Hebrews chapter 12, para kung ikay mananampalataya ng Panginoon, ito'y dahil anak ka. Meron kang mali. Meron kang dapat itama at meron kang dapat na paglago. Maring tamad ka sa paglilingkod. Maring
disinterested ka na makipagrelasyon sa Panginoon, mas interesado ka sa sarili mo, barkada mo, sa iyong buhay, na ipapahama ka. Bagamat hindi ka nakikisama doon, pero hindi ka naman nagagamit sa kaharian ng Diyos upang magdala ng kaluluwa, upang maimpluensyahan mo maraming tao na kilalanin ang Diyos. Nalilimutan mo na ang purpose mo. So, papatunayan niya sa iyo na anak ka niya, kapag lumapit ka sa kanya, Hebrews 12:8, datapot kung kayo hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. 2 Timothy chapter 3 verse 12, oo. At lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay dapat mga bata ng mga kahirapan. Okay, so tatanggapin mo ito para sa iyong ikauunlan, madedevelop ka, tatatag ka sa pagharap mo sa susunod na mga problemang darating na mas mabigat kaysa dito, upang ikalwa, mapakinabangan mo. Hebrews chapter 12 verse 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin. Ang Panginoon Jesus daw nagpaparusa, pinadadaan tayo dito sa hapde, sa mundong ito, hindi tayo may exempt para sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. 2 Corinthians 4 verse 17, sapagkat ang aming magaang kapigatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat nang kaluwalhatiang walang hanggan. Ikatlo, to produce holiness in you. Malinis ka. Amen. Kapag ikay dumadanas, ano ang reaksyon mo? Ang hindi man nanampalataya sa lalong pagkasira, lalong pagkabigo, lalong paglubog. Sa mananampalataya, ito ay lalong pag-unlad. Sapagkat katotohanan tayo pinalurusahan nilang ilang araw ayon sa minagaling, para sa ating ikauunlad upang mabahagian tayo ng biyaya ng kabanalan. Okay? Upang i-test, masubukan tayo kung tayo ay pure upang mapatunayan mo na ikaw ay hindi hypocrite. Totoo ka pala. Tayo genuine. Dumanating ang testing, kaya nga may test eh. Para malaman na karapat-dapat ka na ipasa. Pumasok sa buhay na walang hanggang, pumasok sa karyaan ng Diyos. Upang ikaw ay maging mabunga. Upang ma-enjoy mo ang bunga. Bakit? Sabi niya sa John chapter 15, ako ang puno, ikaw ang sanga. At ang sanga ang nagbubunga. Para magbunga ka ng mas madaming bunga, aking tinatabasan ka, tinatabtab ka, tinitrim kita. Nililinis ko ang sanga, sabi niya. Upang lalo ko magbunga, masakit yung paglilinis. Pagpalo yun. Dadaan ka sa hapde ng buhay. Pero magbubunga ka naman. Okay. So, anong tugon mo ngayon? Ito na ang ating last 5 minutes. Anong tugon mo sa mga kinatatakutan mo? Anong tugon mo sa coronavirus kapag hinaharap ka? Part yan ng pagsusubok ng Panginoon sa sanlibutan para palo ng Diyos yan, para bumaling tayo sa Diyos. Anong binabalingan nila? Ang iba, naghihintay ng solusyon ng vaccine. Itong parang Diyos na ito yata ang solve it all formula, vaccine. Pero ang sabi ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kahit na ilang vaccine pa ang iturok mo, hindi mawawala yan. Paulit-ulit yan, babalik sa sanlibutan. Subalit kung magtitiwala kayo sa akin, amen, palalayasin nyo ang mga demonyong yan. Magpapatong kayo ng kamay sa mga may sakit, ang may sakit gagaling. So, hindi vaccine ang kailangan, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kapag dumating ang mga problema, ang ilan, wala na, bagsak na, laylay na ang balik at suko na. Yung iba naman ay hinihimatay, nabibigo, nagkakasakit. Yung iba naman ay hinaharap na lamang ito na bahala na, hindi niya alam. So, lahat ng tatlong nao na yun, walang Diyos doon. So, kung walang Diyos doon, walang kaligtasan. Subalit na dumating kay Job, sa Book of Job,
ang lahat ng napakabigat na problema, namatay ang mga 10 anak, sabay-sabay yun, ha? Lahat ng pananim niya nasunog, lahat ng hayupan niya, at lahat halos ng tauhan niya, maliban lang yung mga nakapunta sa kanya, ikuwento yung mga pangyayari nung namatay ang 10 anak niya, nasunog ang mga taniman niya, at nangamatay ang lahat ng mga hayupan niya, at lahat ng mga tauhan niya. Napakalaking pagdagok sa buhay ng isang tao, sa isang normal na tao na hindi nakakaunawa. Normal ka, edukado ka, pero hindi mo naunawaan na dumating ito. Hindi mo akalain. Sapagkat sinabi mo sa sarili mo, ah, hindi mangyayari sa akin. Imposible naman sabay-sabay. Paisa-isa siguro, pa hindi, sabay-sabay eh. Dumating. Ano mo ginawa ni Job? Sinamba niya ang Diyos kaagad. Sumambagan siya sa Panginoon. Sabi niya, purihin, sambahin ka, Panginoon. Sapagkat ikaw ang lumalang ng langit at lupa. Dinala mo ako sa lupang ito na hubad. Iuuwi mo akong hubad. Binigyan mo ako ng kasaganaan. Nagpasalamat ako sa iyo. Kinuha mo muli ang kasaganaan ko. Salamat na muli, Panginoon. Napakabuti ng taong ito. At dahil doon, ibinalik sa kanya ng 10 beses. Yung nawala sa kanya, ipinayamon pa siya ng labis-labis pa. Dahil doon sa kanyang pagtugon na kayo siya ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos sa mga pangyayaring ito. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, dito ko po tatapusin ang ating lesson. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon, nagtitiwala, nakasubmit ang buhay sa Panginoon, ang kahulugan ng buhay ang Panginoon, mananampalataya, tagasiyasat ng salita at nananatiling nabubuhay sa salita, nagtitiis, naghihintay sa resulta ng kanyang pagiging nasa salita, nasa katwiran, nasa kabutihan ng buhay, ang pasyenya, ang lahat ng instruction ng Diyos, ay magbabagong lakas sila. Kapag dumating ang problema at kabigatan, sila'y papailang lang na may pakpak na parang mga agila upang sila'y umangat. At kapag umangat ka, kitang-kita mo lahat na nangyayari, bibigyan ka ng pangunawa, mapapayapa ka para kang agila. Umangat ka, hindi ka maaabot ang problema. At sila'y magsisitakbo, hindi sila mapapagod. Sila'y magsisilakad, hindi sila manghihina. Ito ang kaibahan ng mga kilala ang Panginoong Jesucristo. Ginagabayan ng banal na espiritu at nagtitiwala at alam na alam, sinisiyasat ang salita na nakasulat, ang Biblia. Ito yung mga magbabagong lakas. Bibigyan na parang pakpak, na parang agila, himpapawid. Tataas yan, mataas sa mataas kaysa bumagsak. Magsisitakbo. Tatakbo siya ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad yung pang-araw-araw na buhay niya. Hindi siya manghihina sa araw-araw na ginagawa ng buhay ng daigdig na ito sa buhay natin. Hindi ka manghihina. Para kang sinasagupa ng alon, ng malalakas na bagyo sa buhay mo, ikaw ay matatag, tuloy-tuloy lang ang buhay mo. Alam mong lilipas yan. Alam mong magaan lang yan. Kumpara sa kaluwaan natin ang darating. Alam mong saglit lang yan. Sasandali lang yan. Kumpara sa walang hanggan. Alam mo, ito ang how to face the sufferings of this world. Pinag-aralan natin paano harapin ang mga nangyayaring at mangyayari pa na kasamaan sa salibutan, yung mga kinatatakutan. Ikaw, naghihintay sa Panginoon, ibang klase ka. Hindi ka maano. Ang Panginoon ang kalasag natin. He is our strong tower, and the righteous run into it and will be saved. Amen. Kaya nga tayo ngayon hapon, tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, na pinatatag mo kami ngayon, na naunawaan na namin kung bakit may mga pagsubok, may mga kahirapan na dumarating, may luha, pagod. At alam namin ang dahilan nito para sa mga mananampalataya, para sa amin, para lalo kaming maging kawangis mo, maging katulad mo, Panginoon, pagkatapos ng pagsusubok. At upang kami ay maging matatag na parang agila, may pakpak,
tumatakbo kami, lumalakad kami, hindi kami nang napamagod o maghihina. Panginoon, salamat po na meron kang salita na iniwan upang laging ilaw sa aming landas at lampara sa aming daan. Salamat po sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga disciples, naway maipasa mo ito sa iba, maituro mo. Yan ang purpose ng discipleship, to be followers of Christ, to share the truth for the benefit of all mankind. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa Miyerkules po muli tayo. Amen. God bless you all. Amen.